Ayan! Good morning, guys! Good morning, good morning sa inyong lahat! Saan man kayong sulok ng Pilipinas or saan man kayong sulok ng mundo. Good morning sa inyo. Good morning dito sa Turkey. And nagluluto po ako. Magluluto ako ng breakfast ko. Which is ito. Pancake. Ayan. Kasi nasasawa na ako sa itlog-itlog araw-araw na nilaga. Ang asawa ko kasi pag nagluto yan, nilagang itlog lang ang binibigay niya lagi sa akin. So sabi ko sa kanya, huwag niya na ako ipagluto ng aking itlog dahil ako na lang magluto ng akin. Hindi siya nag-office today. Ako lang kumakain yan, guys, kasi ang asawa ko hindi kumakain ng ganyan. Ang asawa ko naman, guys, okay lang sa kanya kumain ng mga different food. Ang ano lang sa kanya, ayaw niya yung mga unhealthy na food. Katulad nito, hindi daw siya healthy kasi flour lang siya tapos lalagyan mo lang siya ng sugar. So, unhealthy. Ayaw lang yun yung mga unhealthy food. Pero pag isda, tapos yung isda, ang part niya ng isda is usually sa atin is rice. Sa kanila, salad lang, tapos bread, ayun na. Happy na sila doon. Kaya kung magkakasawa ka ng Turkish girls, hindi ka mahihirapan sa pagluluto ng pagkain sa para sa kanila. Kung yung Turkish nyo is medyo pihikan yung mga vegetarian niya, mga ganyan. So, walang hirap. Salad-salad lang yung mga yan. Guys, yan, naputol yung aking vlog kanina kasi si baby nagliligalig. So, magkakape ulit tayo. Pangalawang kape na natin to. Ayan. Magkape ulit tayo, guys. Kape is light. And then, hinahaloan ko naman siya ng milk para hindi siya puro. Ayan. Kalahating, ano, kalahating kape, kalahating milk. Hindi ko alam kung anong kakainin ng asawa. Ayan, guys, kahapon pala bumili ako nito. Cactus. Ayan, oh. Ang ganda na yun. Ang ganda. Ano lang to sa, ano, sa Beam Market. Binili ko siya ng 18 lira lang siya. Laki niya. Tapos nilipat ko siya dito sa, ano. Tapos meron pang isa. Pero nilagay ko doon. Dito sa labas. Ayan, ayan siya. Nilagay ko muna dyan sa labas. Tapos ito yung cactus natin. Pero gusto kong bumili ng mga dalawa pa ulit. Kasi mura lang siya, guys. Minsan lang kasi sila nagkakaganyan sa Yusda, sa Beam Market. Ito yung, ito pala, guys, yung ano ni baby. Yung, ayan. Yung upuan niya, ito yung upuan niya. Pagkain. Ayan. And nakakaupo na siya, guys. Kaya pag nagluluto ako, nilalagay ko na lang siya dito. Then yun, nakakaupo-upo na siya. Kaya wala na tayong hirap ngayon. And, kasi 5 months na si baby and then next month, 6 month na. So, started na ng kain niya. Tapos, dinatry ko siyang bigyan ng tinapay na hindi naman niya kinakain, guys. Parang hawakan lang niya, tapos isusubo niya. Ganon. So, nagpa-practice-practice na siya ngayong kumain-kain. Wow, kumain-kain. Pero, ano, mga 5.5 months, ang gagawin ko, bibigyan ko siya ng kunti lang, mga 1 teaspoon na yogurt, banana, or something like that. Itatry na natin siyang pakain. Kasi pwede naman na yun. So, ayan, guys. For today's vlog is sasagutin natin yung mga katanungan sa atin, yung mga questions sa atin dyan sa comment section. And may nagtanong kasi, guys, na paano mo nalaman kung seryoso yung Turkish na lalaki? And normal ba na kasi daw parang problem niya is hindi ko na exactly mababasa, guys, kasi I'm using my phone for vlogging. So, basta for exactly is parang yung jowa niya is army and then hindi siya nagchat-chat masyado, parang hindi masyado nagchat-chat yung guy and ang problem niya is and paano malalaman kung seryoso yung Turkish. For my experience, guys, kasi kami mag-asawa is we met in dating site which is in Cyprus. And that time kasi, guys, yung mga hindi pa nakakaalam ng story namin ng asawa ko is
meron akong dyan video na kung paano kami nag-meet ng asawa ko. So, we met in Cyprus, in dating site. So, that time, nasa Cyprus ako, and yung asawa ko nasa Cyprus din siya, naka-base ng work niya. And then, para sa akin is, first time ko kasi guys na gumamit ng mga ganyan dating site doon mismo sa Cyprus. Kasi that time, may jowa-jowaan ako doon na Cypriot. Kaya ako nakapunta ng Cyprus gawa ng aking boyfriend na Cypriot. But, nung nag-meet kami, hindi kami masyadong magkasundo kasi iba nga yung attitude niya, iba yung ugali niya. Parang hindi ko siya type na ganun ang ugali niya. So, parang hindi kami hindi kami compatible sa bawat isa. So, kaya medyo naglaylo ako sa kanya, kumbaga medyo lumayo ako. So, yun nga, yun yung story namin, pero yun, hindi ko na kayo dadalhin dun sa deep story namin, but yun yung light story. And we met in, yan. So, we met in dating site. And dun sa dating site kasi guys, sobrang daming mga bastos dun. Sobrang daming hindi maganda yung kanilang... Sobrang daming bastos dun. Yung mga karamihan is mag-flirt lang, ganyan. So, guys, yung kasi time na yun is parang... Ang purpose ko lang naman is parang magkaroon lang ako ng kausap. Kasi super, ano ako nun, super stress at that time. So, parang gusto ko lang magkaroon ng kausap. Yun lang. Hindi that time, hindi talaga ako naghahanap ng magiging partner or magiging jowa. Basta gusto ko lang may makausap kasi bago lang ako sa Cyprus and wala akong masyadong kaibigan doon. So kailangan ko talaga ng makakausap. So yun. And marami akong nakakausap doon. Dalawa nga yung pinagpilian ko, yung asawa ko at saka yung isa. Yung isa is manager ng casino pero hindi ko siya pinili. Pinili ko itong asawa ko kasi itong asawa ko is parang quiet lang siya. Tapos yung personality niya is napaka-polite niya and hindi siya, napaka-humble niya rin. Yung isa naman is parang medyo may pagkayam, mayabang din. So, ayoko kasi yung taong mayabang. Naniniwala talaga ako guys sa destiny. Kung destiny nyo is destiny. Kung para kayo sa isa't isa, talagang pagtatagpuin kayo ng Diyos na kayo talaga sa isa't isa, kahit ano pang mangyari. Naibibigay ko sa iyo sis na advice is siguro don't ano na lang so much attach sa guy o kahit kaninong foreigner. Paano niyo malalamang seryoso yung lalaki? Of course, mararamdaman niyo yan sa sarili niyo kung seryoso yung lalaki. Kasi kung halimbawa, kunyari yung sinasabi mo na army siya na hindi masyado nakakahawak ng cellphone. I don't know guys kung ano yung rules ng mga army. Pero, ayun nga, pero sa pagkakaalam ko guys, kasi may mga time na hindi talaga sila nakahawak ng cellphone. But, of course, kung talagang sila is, gusto nilang makausap ng isang tao, kung talagang sila ay, seryoso, hahanap sila ng paraan para makausap nila yung mahal nila sa buhay. Hindi naman siguro in the whole day, wala silang time para humawak ng cellphone. Of course, may mga vacant time sila or may mga time sila na pwede silang humawak ng cellphone, diba? Para makausap nila yung kanilang family or kanilang girlfriend. Kung talaga seryoso siya is palagi kayong magbibideo call, walang time na lagi kanyang ina-update. Kasi ganyan yung naging kachat ko. Yung Cypriot ko naging jowa dati. Ganyan kami lagi nung nasa Philippines pa ako. Kasi long distance kami noon eh. Everyday siya nagtatawag. Basta pagkagising niya hanggang sa bago matulog siya. Tapos even kasama niya yung mga friends niya. Pinapakilala niya ako sa mga friends niya. Ganyan. And gumastos din talaga siya ng, sa pagpunta ko dun sa Cyprus. Siya yung gumastos noon and siya din yung gumawa ng paraan para makapunta rin ako doon. So, para sa akin is, kung talagang seryoso yung lalaki is, ganun sila. Willing silang gumastos, willing silang magbigay ng time. And, yun nga, palagi silang updated, video call, ganyan. So, yes, yun yung sagot ko sa iyo, sis. And isa pa guys, kung yung lalaki, yung kachat nyo is hindi rin nag-aas na mga malalaswang mga video, picture ninyo na nakahubad or whatever. Ayan, palatandaan ko yan guys. Palatandaan ko yan sa mga nakaka-chat ko na kapag hindi sila nag-aas yung ginagalang kanya,
Meaning, seryoso sila sa'yo kasi ginagalang kanila. So, makakapaghantay yan. Makakapaghantay sila hanggang sa magkita kayo, guys. Yung, ayaw ko yung ganyan kasi yun yung red flag talaga sa akin kapag nagtanong sa akin ng mga ganyang video na mga nakahubad or mga nakabikini or magpakita ka ng ganyan. So, hindi ko yan ina-accept sa buhay ko. Depende din yan, guys. Kasi may mga tao din talaga na tatanong ng ganyan, lalo na kung napakatagal nyo na mag-chat. Ayan, sis, ang aking kasagutan sa katanungan mo. And next question natin is, ano yung mga agency dito sa Turkey na pwede nyo pag-applyan papunta dito sa Turkey? Guys, sa agency kasi, napakaraming agencies, pero hindi ako magme-mention ng name ng mga agencies. And maraming mga nagsasabi ng mga Pilipina na baguhan dito sa Turkey, na nagaling sa Philippines, na maraming mga agency sa Pilipinas na nagpapaalis papuntang Turkey. Pero kasi pag nandito sa Turkey, ayaw nilang... Pag dito sa Turkey, guys, wala kasi ditong mga agency na direct na kukuha. Parang magkaya, agency dito sa Turkey na kukuha sa Philippines. So, wala akong alam, guys, na mga agency na kukuha ng nannies sa Philippines na galing na dito sa Turkey. Pero kung nasa Turkey ka, kasi para mga connected yan, guys, mga mayroon silang mga kakontak na may mga hiding agency and may mga contact sila. Para ano, may mga maraming mga legal, mga legit na agency, guys. Kaya lang may mga hiding chuchu sila. Hindi ko alam, guys. Pero ayoko na magsalita. Pero yun nga, guys. Kung seryoso kayong humanap ng work dito sa Turkey, just search online sa Philippines. And make sure na yung agency na yun is talaga nakakapagpaalis. Of course, para malaman nyo kung talagang legit yun is mag-ask kayo sa OWA. Everything is online naman na ngayon. So, mas better na mag-ask muna kayo sa OWA before kayong mag-transaction sa isang agency. Kasi marami na ngayon nagkalat ng mga fake na agencies. Kaya, yun po yung payo ko sa inyo, guys. And sa mga and next question is, magkano ang salary dito sa Turkey as of now? As of now, guys, ang minimum salary dito is $800. And my 100 lira na day of allowance. So, once a week po yung day off dito. So, every day off nyo may ma-accept kayo 100 lira na allowance. And $800 salary yung monthly nyo. So, yun po yung minimum na mga nani dito sa Turkey. And nababago po yan kapag nandito na kayo sa Turkey. Depende po yan sa inyong experience. Depende din sa amo. Kung foreigner yung amo nyo, medyo nag-o-offer sila ng mataas. Pero kung yung mga local lang na mga kurikuriput din, so nag-o-offer lang sila ng minimum na salary ng mga nanay dito. So kung kayo is nag-a-apply, guys, sa Philippines at nag-offer sa inyo ng less than 800, don't accept, guys, kasi ang minimum dito is $800. So ayan, guys, ang aking... So ayan muna, guys, ang aking video for today kasi marami tayong gagawin and hindi ko na kayo isasama sa mga gagawin ko kasi maglilinis lang naman ako, as usual. And pakakainin ko yung asawa ko kasi is 12. Kasi 12 na dito, guys. And Thursday pa lang ngayon, guys, and hindi siya pumunta ng office. Kaya obligado tayong pakainin siya ng kanyang lunch. And for dinner, siguro sa labas na lang kami kakain kasi natatamad talaga ako magluto today. Ayoko magluto today. So, sa labas na lang kami kakain. And also, guys, kailangan talaga namin lumabas today kasi magtitingin kami ng dryer kasi kailangan ng dryer this winter. Kasi lagi nang umuulan, laging malamig. So, paano tayo makakapagpatuyo ng damit is kailangan nating i-dryer. So, and also, nagnataasan na ngayon ang mga presyo kaya kailangan namin bumili ng dryer. And gusto ko rin yung bumili, guys, na yung chopper, na blender chopper. Kasi yung aking blender pala dito is pang juice lang siya. Iba pala siya, guys. Hindi pala pwede siyang pang chop. So, bibili ako ng pang chop and yung toaster. Lalagay ko yung toaster. So, yun yung mga bibili namin today. Kakambas muna kami sa shopping mall, sa bilihan ng mga appliances dito. So, let's see, guys, kung makapag-vlog ako mamaya. And siguro,
Yung iba vlog ko mamaya is for tomorrow vlog na lang para updated tayo palagi. Yes, I will end this vlog and thank you so much for watching and I see you in my next one. Bye!